Mapagpalang umaga mga kap. And welcome to our Manila Hit Serie. We're nandito tayo ngayon bumalik sa ating lupang sinilangan. Ito nga palang episode na to mga kap. Ayang first episode sa ating Performance Upgrade Serie. Ngayon kung anong performance upgrade itong ating gagawin today, explain ko later on, but just a little bit of brief context mga kap. And as you've seen in the title, tayo po ay magpapalit ng muffler. Ngayon, anong muffler yung ipapalit natin for performance itong ating ADV-160? So, discuss lang natin, no? Ang difference between a modified and aftermarket. So, yung modified mufflers kasi mga kap, in layman's term, yan yung mga stock pipes na minodify natin. From the word itself, so yung bawal talaga sa batang. Hindi ko na pahabain pa yan. Since marami kasing explanation pa para dyan. Pero yun lang ang pinaka-gist niyan mga kap. Yan yung bawal. Ngayon, ano naman yung aftermarket? Yan yung aftermarket. Ito yung muffler na nag-i-involve ng buong part niya. Including yung tape, including yung muffler itself, and then yung elbow. All of it. Kumbaga parang total assembly. Napapalitan mo sa motor mo. At ito rin yung magsisilbing parang identity mo. Kung anong rider ka. Ngayon, anong second context dito? Sa pagpapalit ng muffler, mga kap, ito lang naman yung mga kailangan tandaan. Ayan, yung difference ng dalawang yan para madaling i-explain in case umasita kayo. At pangalawa, yung ruling ngayon ng LTO when it comes to minimizing noise pollution. Ngayon, ano ba to? Noong 2021, nagkaroon ng update. Dati 115 decibels ang allowed sa muffler. Meron din yung proper testing, no? Hindi lang basta-basta. And sa paggamit ng muffler na yan, ng decibel reading na yan, ngayon binabayan into 99 decibels. Maximum at 2,000 to 2,500 RPM. Tapos may distance din dyan na ina-acquire sila. Para talaga makuha kung pasok ba siya o hindi. Sa pagre-rehistro lang naman yan, Caps, nagkakaroon ng testing, no? Or most of the time, yan din yung mga nasa daan. Pero ako, syempre tayo, doon lang tayo sa tama. Hindi dapat against sa ating konstitusyon, no? Human rights yung ginagawa ng mga enforcers natin. So just a little disclaimer mga kap, no? Ang pagpapalit ng muffler hindi po para sa lahat. Some would argue it's too much para sa isang scooter. Kasi nga, scooter lang naman yan. Ba't papalitan pa ng pipe? Some say naman na kung ito lang yung kaya namin eh, at ito lang yung gusto namin i-upgrade, alam namin magagamit namin na matagal. Kumbaga, anong pakialam nyo, di ba? Pero naman namin yung ginamit namin. Pero hindi po to para sa lahat kasi may hassle to eh. At yung hassle nito is yung, syempre, alam nyo na, masisita talaga. At may mga areas talaga sa Metro Manila na hindi talaga allowed. Pero itong kinagandahan na ipapakabit nating muffler today. Malakas siya, pero hindi siya bulahaw. Alam nyo yun? Tsaka, itong ipapakabit natin, parang novelty na siya kasi discontinued na siya na muffler. So parang antique na siya, ganun. So ayun, tumani niyo ako today mga kap sa ating first episode of our performance upgrade. Tara, let's go. And we're here mga kap sa Moditech Hub, our official partner way back 2022. At ito na nga, pipe reveal na tayo. So, ang ating pipe na ipapakabit sa ating ADV-160. Special shoutout muna kay Sergeant AJ Mina, 003 of the group, na nagpamana sa atin itong napakagandang pipe na to. At ang pipe na ito ay Taco. Kita ko, wala na. Naubos na dito. So, ito nga palang pipe na ito, mga kap, ay paying homage lang sa first production ng ADV-160 way back 2022. Naglabas sa Thailand and sa Indonesia nung special edition na tinatawag na Racing Soul. Si Kitako and si Vamos naman, si isa lang. Pero ito, in-stop na yung production itong Kitako. Tapos, naging parang limited edition na lang siya. So, yan ang ipapakabit natin ngayong araw. Kitako, pipe, tapos dyno tuning tayo after this. Boss, ano yung nilalagay natin ngayon? Bali, ito yung wideband sensor. Okay. So, ito yung nag-read ng AFR natin. So, ito 100% accurate.
ito rin yung mga gamit sa mga auto. Pag wala ito, hindi mo makikita ng actual yung pinaka ano niya, AFR. So ito parte to ng ECU tuning. Yes. Itong harness nito. So lahat pag nag-start tayo, pagkita siya mag-start natin, makikita mo kagad yung AFR niya. So standard yan, 14-15. Pero itong huli ah, yung mga last batch ng ADB 116 na nire-remap ko, nag-16 pa, sobrang lean. So sabi ko, bakit kaya ganun yung minor nila, sobrang lean talaga. Samantalang yung iba, pag nag-start ka, 14-13 naglalaro sa ganun. Which is, yun yung normal para sa akin ah, sa pagdating sa minor ng, o sa idle ng ano, ng ADB 116. O, tsaka nandun na rin tayo sa topic, master project. Anong reason, ano ang implication ng 14.7, tama di ba, ni Honda pagdating sa makina? Ano bang reasoning ni Honda kaya doon? Ang purpose niya ano eh, isa yung sa reason kung bakit napakatipid ng Honda sa lahat ng mga fuel consumption. Oo, napakatipid talaga sa fuel consumption niya. Isa sa ang saan man naging conflict naman noon pagdating sa sobrang tipid naman, based sa experience namin dito sa dami ng binaba namin makina, hindi sila tumatagal sa napakahabang biyahe talaga. Touring? Oo. Okay. Yung talagang mahaba, as in parang mga Philippine loop. So, endurance? Endurance. Pag nabigyan mo ng pwersa sa mga ganong klase ng biyahe, mostly sa mga binaba namin makina ng ADB, nag-overheat siya. Okay. Ngayon, cost nun, dahil sa kakulangan din sa gasolina. Ito nga pala mga kapsi, Sir Project Lextech ng Moditech Hub. Siya ang magtuturo sa atin, lalo na sa mga baguhan sa pagmumotor. Ito, the most easiest way to understand lang, ano ba ang tinatawag na remap or ECU tuning or remapping? At pangalawa, bakit natin ito ginagawa? So, first question, Master, ano ba ang ibig sabihin ng remap? Ano ang remapping? Ang remap, siya yung proseso ng kung paano mo babaguhin yung laman ng mapa ng ECU. ECU is, ang meaning niyan is engine control unit, tama ba? Engine control unit. Okay. Kung paano mo babaguhin. So, binabago mo yung laman niya. So, okay. Nandiyan yung nire-reflash mo siya. O kaya, ano nga ba ang purpose? Iba-ibang purpose ng tao kung bakit sila nagpaparimap. Kasi meron nagpaparimap na kahit naka-stock pipe lang, meron nagpaparimap na naka-open pipe. Yun. First question mo dyan, bakit yung mga naka-stock pipe nagpaparimap? Pwede ba i-remap yung mga naka-stock? Oo, oh, yan. Yan ang importante. Sa mga naka-stock parts lang, kailangan ba natin magpa-remap or hindi? Yan, number one question. Actually, kung stock lang, kahit hindi naman na. Okay. Pero kung naghahanap ka ng mas magandang performance, pwede ka magpa-remap. Okay. Ang remap naman, hindi lang for AFR correction lang eh. Nandiyan yung pwede mo siyang ma-tune mismo yung buong motor na doon sa performance na pwede niya sa power sa maximum potential na pwede mong maibigay doon sa makina ng motor. So pag sinabing maximum potential, doon lang tayo sa pinakakaya niya lang na hindi siya masisira, siyempre. So yung part na yun, nasa nag-tune na yun, pwede kasi masira kapag yung tune hindi niya alam yung ginagawa niya. AFR mga kap, ang ibig sabihin ng AFR Master ay Air and Fuel Mixture. Air and Fuel Mixture. Ilalagay na lang natin yan dito sa ilalim para mas madaling maintindihan. Ngayon, na-mention na rin naman ni Master, bakit ang dahilan? Anong dahilan bakit natin, bakit tayo nagpaparemap? Usually, once na ito yan ha, pinaka-basic lang. Any connection ng nakakonekta sa cylinder head natin, kailangan dyan, may remap ka, i-remap mo siya. Kasi once na may magalaw sa cylinder head, may pinalitan ka, nagbalik ka ng air filter, nagbalik ka ng injector, nagbalik ka ng throttle body. Basta lahat na nakakonekta sa cylinder head, kailangan kang magparemap. Kasi nababago yung air and fuel niya. Lalo na si Honda. Kung Yamaha, sige, okay lang. Medyo makikipagsapala na ako Yamaha. Sige, malakas sa gas ang Yamaha eh. So, enough ang fuel niya para magpalamig ng block eh. So, ang kay Honda, problema, sobrang tipid. Dahil sa pagiging matipid niya, nagpo-cause ng overheat. So, once na palitan mo ng air filter, yung high flow na air filter. Tulad ng akin ngayon, boss, naka stainless mesh. Magkatawag na hurricane air filter. So, high flow yan, di ba? High flow. Kapag high flow,
mas lumalamang na yung hangin kaysa sa gasolina. So, doon pa lang sa part na yun, may mali na. May binago ka na doon sa sistema ni Honda. So, ang inuutos ng ECU niya, na ganito lang ang dapat nakadistribute sa kanya. Kaso, nangyayari, pinilitan mo yung air filter, di high flow na siya, papasok ngayon, malakas na hangin. Lalamang sa gasolina. Eh, alam naman natin yung gasolina, siya yung pagpasok na pagkalabas sa pagkalabas niya sa intake, babasahin niya yung wall ng block, ng cylinder block. So, yun yung part na nagpapalamig sa kanya ng bahagya bago siya sumabog. Di ba? So, ngayon, kung nangyayari eh, nagpalit ka ng high flow, mas lalamang yung hangin kaysa sa gasolina. Iba na yung mixture ngayon, ng air sa fuel. So, doon maglilin ka kasi lamang yung hangin eh. Salamat po, Project diba? Lextech. Lowest the value, meaning mas malakas na gas. So, yan, pag nag-rev tayo, ito yung copy-paste ng mapa, no, mapa na ginawa ko doon sa ibang ATV. ATV 160, naka JVT. JVT, pero in-apply natin sa naka 5 na kita ko. For testing purposes lang ito, mga kapa, disclaimer lang. Hindi ito yung para pa sa talaga sa motor ni para sa motor natin kay Andromeda. Para lang makita ninyo yung difference ng naka copy and paste na from other ADV 160 naka JB. So ayun yung i-effort niya pag nag-drive tayo. So medyo lean siya din kasi rich, sobrang rich siya. Sobrang rich. Usually ang 11 na apply lang namin yan kapag may karga na yung makina. Pero pag ganitong stock engine, dapat 12.5 to 13 ang AFR niya. Yun yung pinaka best performance AFR na reading. So ngayon, 11 siya, rich siya. Rich siya masyado, sobra. Okay, so kung makikita nyo mga kapinalit, namatay na naman siya ng kusa. Kasi yan, nag-re-read na siya. Kita nyo yung dash natin. Medyo technical na itong mga part na ito, mga kap. So, sa mga gustong matuto, palalo pagdating sa ECU remapping plus dyno tuning, mas maganda mapanood nyo itong part na ito. Kasi, kumbaga, parang mas intermediate knowledge na ito doon sa una natin kung nasan nga rin yung title natin, which is What and Why ECU Remap. Tunog na brrrt yung sa dulo. Ayun, 15.1 horsepower. Bakit sabi ni Honda 15.5? Diba sinabi ko sa'yo, hindi naman tayo 100% sa dyno natin. Pero kung ano yung pinakamalapit na result, dun tayo. So, 15.1, okay yan. Okay yan. 15.1. Para sa stock? Para sa stock. At the same time, nag-5 ka kasi, kaya mababawasan ang horsepower. Kasi hindi pa match yung 5 doon sa engine. Ayun. Dun papasok ngayon yung remapping. Yes. Sa reading natin, ang torque mo, 12.78 Nm. Dito, 15.1 horsepower tayo sa 8,700 Ampere. Ayan. Umaya, mag-remap ako. Kaya natin, second run. Umaya, second run tayo. So, wala pa siyang reading sa second run. First run pa lang tayo, doon sa base map. Diba? Ayan. Okay, good. So, ito na nga mga kapin difference. Kung makikita nyo dito sa graph, ito yung ating stock na test a while ago. Ngayon, nung ginawa na natin yung lahat ng mga process, ito na ngayon yung mas highlighted, yung bagong setting ng ating tuning ng ating ECU, no? Pagdating sa AFR. So, yan. Nakikita nyo naman may difference. Sa test lang natin ngayon yung allowable sa LTO, yung pinointers natin kanina sa introduction ng video. So ito, andito sa atin ngayon together the owner of Moditech Hub, si Josh De La Cruz. No? Siya yung pipitik ng 2,500 na RPM. Tapos imitate lang natin pag nagtitesting sa daan. Sa isang kita, kung papasok ba sa 99 decibel na allowable. 0.5 meter lang tayo, 45 degrees, 0.5 meter, tapos 2,000 to 2,500 RPM naman dun sa parang increase. Yeah. Tama,
layo. Napaka-safe ng Kitako. So, ha? Taas pa sa 2.5 yun? Pero yun lang talaga yung rating. So, ibig sabihin, safe na safe ang Kitako. No? So, pag bibili kayo ng mga pipe, mga kap, yan din. Mas maganda, ma-test nyo din. Para hindi lang kayo okay bilang as a rider, matuwa sa upgrade sa inyo, okay din kayo sa batas, sa LTO style. Kung gusto nyo man magpa-remap, Stockman yan o aftermarket na pipe, pwede kayong pumunta dito sa Modotech Hub. So ini-invite ko kayo lahat ng mga kagrupo natin, merong special discount yan. So pumunta lang kayo, banggitin nyo lang yung MNS number nyo, then automatic discounted na. And sa mga accessories naman, aftermarket accessories and then mga Honda Genuine parts, available yan sa atin. And pagdating sa mga services, CVT, PMS, engine refresh. Yun nga, yung ginawa ko lang, yes. Yung ECU, ECU tuning. ECU tuning, available yan sa atin sa shop. With so, dyno ha? Yes, tama. With dyno and AFR. So makikita nyo yung difference talaga ng stock ECU sa niremap na ng ECU. Okay, yun. Sa Shining Monkeys, pwede kayo pumunta dito para magpa ceramic coating, grabin ceramic coating. And then sa mga kasakyan nyo, pwede tayong nag-offer tayo dito ng underwash, undercoat, interior, exterior detailing. And sa mga motorcycle, soon magkakaroon tayo ng PPF. You know? So all-in-one na rin dito. Included na rin. Yung boss. Tapos meron din pala tayo ditong tinayo na boss. Yan, RS1. Sige, RS1. Laka tayo. Tara. So hindi lang dito detailing, may wash din. Tapos meron pang parts. So one stop. Ayun. Ito extension ng Modotech. RS1 Moto District. So okay. Naglagay na rin tayo dito ng motorcycle shop kasi yung mga customer natin dito naghahanap ng pwedeng magpa-PMS or parts, accessory parts kasi alam nila na sa Modotech tayo galing kaya ayun naghahanap sila dito. So one stop shop, RS1 and Shining Monkeys. Let's go. Thank you, Josh. Maraming salamat sa'yo. See you soon. Salamat ulit. Yan, Josh De La Cruz, Modotech Hub, RS1, Shining Monkeys. Dami negosyo. Bilis ay yaman yan. God bless, Josh. Thank you. Diyan ko na nga rin tatapusin ang ating vlog, mga kap. Kung nakalimutan nyo yung mga pointers natin sa simula when it comes to installing or having the interest of having a new pipe or aftermarket pipe, andito na lang, lalagay ko na lang yan sa screen. Kung ano lang naman yung mga basic, no? And this is gonna be our first episode for our performance upgrade since last year we focused on aesthetics. So maraming salamat sa pagsama. Sana may natutunan kayo sa video na to. Peace and love as always. Always grateful to be a vessel. Snappy a salute. Let's go.